Welcome sa Mugs Works and Hobbies. So this time magre-repair tayo ng speaker. So 12 inches, dalawa. Same model, no? So naalala ko, una kong nakita ang model ng speaker na ito. Back year 2000 yata. So it's a Daiichi Pro PW-120. So maliit lang wattage ng speaker na ito. At ang kanyang impedance 8 ohms, no? So sa itsura ng speaker, halatang matagal nang nakatambak, no? Ang kagandahan sa ganitong speaker kasi yung kanyang cone may mixture siya ng plastic, so matibay. Kaya ang kailangan lang natin palitan dito yung kanyang speaker edge, yung foam na yan, yung ginugupit natin. Pinaka edge niya, no? So para mas mabilis yung trabaho, ginugupit na lang natin. Tsaka ang kailangan din palitan dito yung kanyang spider sa baba, no? Medyo malambot na yon. Punasan muna natin para yung alikabok wag nang pumasok doon sa pinaka ano niya, sa coil, no? So sa mga 12 inches na ganito, parang ang presyo ng edge niya, yung ginupit ko, parang mga nasa 75 pesos sa 12 inches, no? Yung rubberized, parang rubber. Yung mumurahin, yung parang foam yun, no? Napangit naman sa foam pag tumagal, parang nabubulok siya. Lalo na pag may mga amag. So, ang maganda yung isang klase yung ginagamit sa instrumental na speaker, yun ang matibay. Parang ano siya, parang tela. So sirain na rin natin yung kanyang spider kasi papalitan din naman. So ingat lang tayo kasi baka okay pa yung kanyang coil, hindi pa sunog at in good condition pa. Mas maganda pa rin yung original na voice coil. So tinignan natin sa speaker na ito. Yung coil niya, chineck natin. Kung okay pa to, wala pang sunog, tsaka parang mas matibay pa, i-recondition lang natin, no? So, check natin. Okay pa. Sabihin natin, sir, ba pag may mga gasgas, paano ba? Actually, pwede pa yon, isaw-saw lang natin sa, ano, sa electrical varnish, no? Unang babad mo siya, tanggalin. Hindi naman totally babad. Sausaw mo siya. Tapos pagtuyo, sausaw ulit. Hanggang sa mas kumapit yung varnish. Para matakpan yung kanyang mga gasgas. Yun ang technique doon. Or pwede naman, kagaya ng gagawin ko dito, mamaya ipapakita ko kung ano yung ginawa ko. No? So yung kanyang cup, nag-request yung may-ari, dust cup. Palitan na rin. No? So meron tayong nabili na. So simple lang ang prinsipyo sa repair, no? Pag di sira, huwag mong gawin, di ba? Pag di sira, huwag mong palitan. Ganun lang 'yun eh. So sa dito, kung ano yung sira, 'yun ang papalitan natin. Maliban na kung mag-request yung may-ari, halimbawa yung dust cap papalitan. So gawin natin, may budget naman. So tanggalin na rin natin yung ano, spider ng isa. Uy, may battery. Galing ah. Grabe yung alikabok, kailangan na natin linisin yan. So i-check din natin yung voice coil nung isa, voice coil. Medyo may konting gasgas. Pero basta di putol, pwede pa yan. Pwede pa yan. So spider, speaker edge ang papalitan natin dito. Yung coil okay pa. So takpan muna natin yung butas dyan para yung dumi wag nang pumasok, no? Masking tape lang gamitin natin.
So pagkatapos nating malinis, tinanggal na rin natin yung mga natitirang mga part ng edge, no? Ito yung edge na nabili natin, yung foam or rubberized, no? Para siyang goma. So maganda to, matibay. So nilinis na rin natin yung part niyan para sa spider, para mas kumapit yung rugby. So unti-unti na nating nalilinis yung mga part ng speaker na ibabalik. So kagaya nung nabanggit ko kanina, yung cone maganda, no, pa kasi parang plastic siya. So din natin kailangan palitan 'to. So alisin natin yung mga natitirang ano, lumang edge ng speaker. Tapos ginupitan na rin natin yung spider, no. So palit tayo ng pigtail, yung wire na diyan, na wire para sa connection sa coil. Tanggalin natin yung mga wire na nilagay nung unang ano, gumawa siguro. So wala siyang magagamit na pigtail, ginamitan nung wire, no, na ordinary hook up wire. So pangit 'yon, matigas. Kasi ang pigtail maganda, malambot. So kaya niyang ano, sabayan yung vibration, no. Kasi pag wire matigas, maka-apekto pa yun sa vibration. Tsaka hindi siya tatagal, no? Mapuputol pag tumagal. Hindi kasi naka-design sa vibration. Okay. So, nilinis natin yung edge kung saan natin i-dedicate yung bagong edge. So, pag gumagamit tayo ng adhesive, huwag kalimutang linisin yung surface na gagamitan natin. Okay. So linis-linis muna. So kung papansin nyo, ginupit ko na yung part ng spider na luma. Tinirahan ko lang ng konti para may kapitan yung adhesive natin, yung pandikit, no? Para sa bagong spider. Yun lang technique na ginagawa ko para less trabaho. So ito yung kadalasang ginagamit ng mga nagre-repair ng speaker, no? It's a Pioneer Clear Epoxy. Clear siya, no? So natutuyo ito sa loob lamang ng 5 minutes. Ayan. So, dapat same ang amount. Yung A tsaka B, i-mix natin. Ayan. Tsaka gadaan itong mura siya, no? 65 yata ang bili ko dito. Yun nga lang, every time na gagamitin mo siya, kailangan mo mag-mix. So, panoorin nyo na lang kung ano ang ginagawa ko sa lumang voice coil, no? Babalutin ko siya ng clear epoxy. Para yung mga lumang, mga minor scratches niya, mga gasgas, matakpan, no? Tapos parang tumibay na rin. Kasi recondition lang naman ang ginagawa natin. Tsaka budget lang eh, no? Budgeted ang speaker. So gawin natin yung pwede pa para hindi naman mapamahal yung may-ari. So maging honest lang tayo sa kanila. Sabihin natin na ang coil original pa rin. Dilagyan lang natin ng, ginawa lang natin ng paraan para tumibay, no? Tsaka iba pa rin yung original na voice coil. So iba pa rin yung performance, no? Pero pag sunog, di kailangan natin mag-rewind. So meron pa akong speaker na gagawin dito. Yun talaga sunog.
So i-upload ko rin yung video kung paano mag-rewind, no? 4 layers yata yun. Apat na ano, layers ng windings. Ito dalawa lang to eh. So mas mahirap yung apat. Nakapag-rewind ako 8 layers ginawa ko, no? Parang modified the ano, minodify na speaker. So hindi ko nirerekomenda yon, kaso lang makulit yung may-ari. So sige, gawin natin. Siya naman gagamit. So 8 layers ang ginawa ko doon. Number 27 na wire, laki. So okay naman, gumana naman, nagagamit niya ngayon. So pag tumuyo, wag lang nating galawin na pag ano siya natutuyo na. So natuyo na yung clear epoxy na inilagay natin sa coil. Dito na tayo sa pag-install ng pigtail, no? Ito yun na siya. Parang may part na natanggal dyan, no? Pero okay na yan. So chineko ko lang maigi para kung kakayanin niya pang tumagal. Kung tatagal pa, no? Okay naman. So confirm natin yung coil. Na-test ko to kanina, okay pa. So check natin ulit. Dapat may makuha tayong mga at least more or less 8 ohms. So well, hindi naman ma-perfect yan eh. Merong 7.6. So okay pa yan. 7.6, 7.8, pwede pa yan. So hindi talaga ma-perfect na 8 yan. Oh. Pero may mga coil na yung mamahalin talaga, 8 ohm kuha nila, no? Depende na rin paminsan sa ating multi-tester, sa ating digital kung accurate. Yung mga tester kasi na hindi ganun ka-accurate. Kagaya nitong ginagamit ko, China lang naman to. So talagang may ano siya, may tolerance, no? So nagbutas tayo dyan. Ay, yung butas pala doon sa wire kanina, yun na lang ang ginamit natin. Ayan o. So laki ng butas, no? So kailangan nating lagyan niya ng ano, epoxy. So pag mga hindi ganun ka-importante, ginagamitan ko lang siya ng ano, yung ordinaryong epoxy, yung mumurahin. Kagaya halimbawa sa mga butas na kailangang lagyan i-fill, no? So ginagamitan ko lang kung minsan ng all purpose sa structural adhesive, epoxy din, kaso lang matagal matuyo. So kagaya nito, hindi naman minamadali nung may-ari. So kung minsan iba't ibang adhesive ang ginagamit ko, may rugby, may epoxy, clear epoxy, may all purpose epoxy. So depende, no? Ito tandaan natin sa pag-rewind ng speaker. Pag ang part ng speaker ay gumagalaw, gamitan natin ng rugby. Okay, tandaan natin 'yon. Pag gumagalaw, gagamitan na natin ng rugby. Okay, kalimbawa, yung edge, yung pandikit sa edge, gumagalaw 'yon. So rugby ang gagamitin natin doon. Yung pandikit natin sa spider, so gumagalaw din yon, rugby din ang ikakabit natin. Pero dito sa pinaka epoxy, sa pinaka pigtail, ayan, connection sa wire, so dapat hindi gagalaw yan, kasi pag gumagalaw yan, tatanggal yung hinang, di ba, sa vibration. So dapat ang gamitin natin, wag rugby, epoxy, no? Yung pagtumiga siya para bato. So ganun dapat. Tsaka yung connection between sa coil tsaka sa spider at cone, yung attachment diyan, no, yung kanilang ano, yung point na kailangan nilang magtagpo, tatlo. So yung coil, spider at cone.
So sobrang laki yung butas, so gumawa tayo ng medyo maliit. Kasi pag sobrang laki, kailangan natin ng maraming epoxy. So magastos 'yon. So nagbutas tayo ng maliit lang. Tsaka yung butas mamaya na malaki, lagyan na lang natin ng ano, ng all-purpose epoxy. So, ginagamit ako siya muna ng BDA700, yung ginagamit ko sa pag-install ng diffuser ng backlight. Pag natuyo ito, sasapawan ko ng clear epoxy or all-purpose epoxy, no? Kasi kagandaan, 3 minutes lang ito natutuyo eh. Tsaka di ko na kailangan mag-mix. So, unang ano, first adhesive ko ginagamit, usually yung B7000 pala, no? Ayan, B7000. Tapos sasapawan ko siya or lalagyan ko siya ulit ng all-purpose epoxy. So matrabaho ang speaker, mga kaibigan. Pero ang mahalaga doon, nag-i-enjoy ka, 'di ba? Lalo na pag tumunog na 'yung speaker, tsaka walang sayad. Hindi sumasayad 'yung coil, 'yung sabihin nating ma-perfect mo almost. 'Yun, matutuwa ka. 'Yun ang ano mo doon, eh, pinaka kumbaga pinaka premium mo. Tsaka sayang din 'yun, ano? Lalo na ngayon, dami ng hilig sa sound. So, kailangan mo pag-aralan mag-repair ng speaker. Dito pa rin tayo sa pag-install ng bagong pigtail. Ako po ang ingay. Sorry. So, pagkatapos mahinang yung pigtails para sa connection ng coil, lagay natin ng B7000 na adhesive. So, kagandahan ito, mabilis matuyo, tsaka di na kailangang mag-mix, no? Pero after nito, pag medyo natuyo ito, lagyan ko ulit ng clear epoxy. So kung papansin nyo, merong brown, yan yung natirang part ng lumang spider, no? Dininisin natin, lalagay tayo ng adhesive dyan or pandikit, tsaka install ang bagong spider. So kagandahan kasi yung distance or height ng ating coil, the same pa rin, no? Yung distance siya sa ng tawag dito, yung spider tsaka coil kung gaano kataas. So medyo mababawasan yung trabaho natin. Ingay ng mga motor. So sakto lang yung laki dapat nung butas, huwag masyadong malaki. Okay, so lagyan natin yun ng pandikit. Pag natuyo na, tsaka natin install. So linisin mo natin yan, no? Daming alikabok. So bago ibalik yung cone, siguraduhin muna na ang pigtail ito, nakasentro dapat sa pinaka-terminal niya, no? Mamaya doon natin may sentro sa kabila, so di pwede malayo. So, nag-corrupt na naman yung video ko habang binabalik ko yung speaker. So, gawa na lang tayo ng video ulit. So, sa pagbalik, lagay muna natin ng rugby doon sa kabila. Sa lagayan ng spider. Tapos, maglagay tayo ng spacer. Ayan. Yung karton pwede din na manipis lang, no? Dapat pare-parehas yung kapal. Pwedeng palibutan natin yan. So, demo lang to. Gusto rin ginagamit ko dyan, mas marami pa, no? Hanggang sa malikop yung pinaka para sa coil, no? Lagay ng rugby dyan sa, para sa spider. Lagay ng rugby para sa edge ng speaker. Tapos, lagay ng rugby dito sa bagong spider. Ayan. Pagkatapos, mga ilang minutes, pagpalagay natin 2 minutes, medyo natuyo yung rugby. Tsaka natin iibalik yung cone, no?
kasama yung coil. Yun ang purpose ng spacer, para maisentro natin yung voice coil, hindi tabingi. So may iwasan nating maging mas sabihin nating scratchy yung tunog, kasi nga pag di pantay sasayad yung coil, so pangit no sa pinaka core, pinaka body niya. Okay, idikit yung spider pag nakasentro na. Pag medyo natuyo na, iset yung spider, no? Panghuli na natin yung edge, no? Baka may konting adjustment. So, dito yung mahalaga, yung una sa spider. Pag natuyo na, tanggalin yung spacer. Ayun, sigurado yan, walang saya dyan. Tsaka yung coil natin na ginamit, original, so walang problema, no, sa fitting. Ang purpose lang ng spacer para mas makuha natin yung sentro. Okay? Tsaka lagyan rin ng dust cap. Ganun lang. Buti din nag-wrap ang video na to. So ito na yung product natin. Bago na ang edge, dust cap, spider, tsaka pigtail. Okay? So maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa speaker repair. Hanggang sa muli. Paalam!